Amarillo by morning, up from San Antonio. Daanan ng mga baboy. Oh. Ito yung ginawa ko nung isang araw. Tingnan nyo ang lapit-lapit ng poste. Nakatali pa. Pinirsa nila. Hindi ko akalaing makakapasok pa sila dyan. Nung kagagawa ko ito, dito yung sila dumadaan. Dito. Tatanggalin ko na kasi papalitan ko ng diretso. Yan. Kinaumagahan ng paggawa ko, dito sila dumaan. Eh, may poste dyan. Ngayon, nilagyan ko ulit ng mga poste. Yan. Ito naman kasi, poste na ito. Nabali. Kasi, binunggo ng sasakyan ng kapitbahay na yan. Binangga. At nabali. Ewan ko kung paano nabali. Pero tinali ko pa rin siya sa baba. Doon. At saka nilagyan ko ng poste dyan. Para sa ganun, matibay. Ewan ko paano nila natanggal. Ngayon naayosin ko na. Yan nga pala yung bahay ni Richard. Yung kapitbahay ko na nagbigay sa akin ng mga yero, mga pinaglumaan. Ayan yung bahay niya. Bali, tinawid ko na lang dito sa bakod yung mga binigay niyang yero. Hindi ko na kinarga kasi iikot pa doon. Iikot na pa ganun. Itinawid ko na lang dito sa bakod at hinila ko. Paakyat. Ito yung boundary namin. Oh. Sa kanya yung farm natin. Baba. At ito yung mga bigay niya. Yan. Kuwira yung mga ito. Sa akin to. Kapi yan, yung mga napruning na kapi. Ito kasing farm niya, puro kapi lang, wala siyang nuts, kaya hindi siya nagbabakod. Hindi siya namumroblema ng bakod. Kaya yung mga baboy damo, dito dumadaan. Iba yung dumadaan pa doon sa taas. Yan. Ito yung mga bigay niya, yan, na yero. Sa kanya yan. Pumunta sa kabila yung sanga. Yan.
mahaba masyado kasi yung mga yero, kaya hindi ko na kinarga sa sasakyan. Yan palang mga poste na yan, binibili namin sa hardware and garden store. Bali, $6 isang poste. At meron siyang nabibili din na ano, na ready na na pang tali. Ito siya oh. Ito yung ano niya, itsura niya. Kailangan lang natin ang plier at saka ito. Tupin natin konti. Ngayon, lalagay mo dun sa kabila. Yun. Madali lang itong ilagay. Kaya lang kailangan mo ito higpitan. Tatalian mo at least 3 hanggang 4 hanggang doon sa taas. Pero ang importante yung pinakababa. Para hindi iswag ng mga baboy. Bali, itong mas maigsi na lang ang inilagay ko. Kasi masyadong mahaba yon. Hindi ko na idiretso kasi may bato dyan, no? Malaking bato. Hindi naman siguro nila masuswag na yan kasi may bato. At dito naman ay malapit-lapit yung mga poste ng ano, bakod at saka yung puno ng kape. Bali, itali ko na lang siya ng maigi dito sa poste na to. At ito naman ay kumagat na doon sa puno ng kape yung alambre. Yan o. Nasa kabila yung isa. Nandito yung isa. Kaya hindi na niya maangat yan. At doon naman ay nakapako naman doon. Sa puno ng ano, palm tree. Yan. Nakapako dyan. Kung napapansin nyo yung poste, meron siyang mga ganito o. Ang purpose niyan, para itong mga alambre, hindi siya magagalaw. Tataas man siya hanggang doon lang. Ayan o. Hindi rin siya bababa. Kaya pag sinuwag ng baboy dyan, dapat hindi siya itataas. Pero ewan ko, napakagaling ng mga baboy damo. Kukuha ako ng mga kawayan para pampuste ko dyan sa pangapagipagitan. Ito rin, lalagyan ko rin ito. At saka yung mga banda roon.
Yan yung gate to. Nilalagyan ko rin itong gate ng yero dito. Para may kasi mayroong pagitan dito eh. Makakadaan yung mga biik. At pag nakadaan yung mga biik doon, nakapasok yung mga biik, hahanap at hahanap nung nanay ng nadaanan. Ayan yung mga inayos ko nung bago ako nagpunta ng Canada. Ayan, pinalitan ko yung mga ibang yero. Kasi pag nakakita sila ng nakasilip sila ng ano, butas, pupirsahin nila. Ayan. Mga kawayan to. Ito mga kawayan na to, tinatanggal-tanggal ko. Meron na naman. Sunod na buwan, meron na naman. Ayan, no? Kukunti lang dati yan. Pero gumagapang sila at pumasok na dito sa loob. Dati dyan lang sa gubat yan. Inabot na ako ng ulan mga kaibigan. Ayan na yung ginawa ko. Bali, nadugtong ko na dyan. Awang kasi yan eh. Ayan, diretso na yan. So, tatlong area yung ginawa ko. Uwi na ako kasi umulan na.